Hello mga ka-friendly, magandang araw ulit sa inyo. Welcome back. Welcome back to Friendly Chi Vlog. Meron tayong gagawin ulit, panibagong gagawin na air fryer. Bagong bili sa online, bagong bili ng may-ari sa online, problema, hindi pa nagagamit. Ayaw gumana, nag-i-error. Ngayon, sinubukan na lang ipagawa ng may-ari. Ngayon, nagagawin ko naman, titignan ko kung makakaya kong ayusin kasi sa totoo lang, hindi pa ako nakakagawa ng air fryer. Ngayon pa lang siguro kung magagawa ko. Pero itatry ko pa, di ko alam kung anong sira, nag-i-error eh. Kasi nung sinatawag nung nakabili nung customer sa seller, ayaw nang pick-upin, ayaw nang kunin. So, naisipan niya na lang ipagawa. Tara, tingnan natin. May manual pa siya kasama. Ito guys yung air fryer. Yung lutuan niya. Hindi pa talaga nagagamit to guys ha. Ayan o. Kahit isang beses hindi pa siya nagagamit. Malinis na malinis yun. Pag ipapower mo, ipress mo lang to. Yan. Tapos function. Yan, 180 degrees Celsius. Yan, ganyan lang siya oh. Humihinto, umbaga makikita mo rito, humihinto siya. Pero umiinit naman siya. Ano? Ano, gumagana yung pan. Umiinit siya. Problema na mamatay. Ano, namatay na. Ganyan lang labas niya. 111. Tara guys, buksan natin. Ngayon guys, susubukan natin baklasin. Pag-aralan natin kung paano baklasin. Pero may makikita kayo mga tornilyo dyan, subukan natin tanggalin. Itong dalawang tornilyo. Tapos dalawang tornilyo lang, wala na. Pag-aralan natin kung paano magpaklas sa first time ko rin magpaklas ng ganito. Tanggalin natin to. Ito guys, oh, may lock lang pala siya. Ayun, oh. Nakaklip. Baga, nakaklip lang siya. So ito yung ibabaw ng air fryer. Ito yung sa blower eh, blower pan motor niya. Tapos ito yung PCB board power supply. Yung ngayon may nakita ko mga tornilyo rito, tatanggalin natin. Ayun, may mga tornilyo, tatlong tornilyo sa dalawa, tatlo. Ayun guys, tinanggal na natin ang problema. Siguro kailangan din natin tanggalin to kasi hindi pa rin mabuksan yun. Matigas pa rin siya. Siguro kailangan natin tanggalin yung sa ilalim. Kasi malamang baka magkasalubong yan eh. Ayan guys, tinanggal ko na. Tanggal na yung motor niya. So ngayon, ihilahin natin para labas. Yun. Ayan, natanggal na natin. Tapos, ngayon natanggal na natin. Bukan naman natin ngayon. Biyakin, kung mabibiyak natin. Yung guys, hihilahin mo lang pala palabas. Ayun. Yun. Hihilahin mo lang siya palabas. Yun. Yan. Yan, meron siyang socket. Tapos yung control board niya. Ayun. May mga spring siya. Tapos dito yung display. Yan. May napansin lang ako dito guys na putol. Ito, putol siya. I-reconnect lang natin. Tingnan natin kung ito lang ba talaga. Yung wire niya, papuntang heater. Yung isa doon, putol. Kung saan, pumunta to ng ano eh. Akit. So guys, pumunta siya rito. Ayun o. Oh. Ayan. Papunta rito yung putol na ano. Wire. Ito yung kadugtong na socket niya. Galing ng, baka ito nga yung sa thermodi siguro. Kasi ito yung heater eh. Yan o. Oh. Heater to eh. Ito baka ito yung sensor niya. Siguro kaya nag-i-error gawa dito siguro dahil dito. Ngayon i-reconnect natin, tingnan natin kung mag-o-okay siya. Tapos lalagyan natin ng electrical tape. Buta lang guys, first time kong gumawa ng air fryer, ngayon ako nakagawa nito. So, lahat naman ng bagay na pag-aaralan. Basta ang importante dito, marunong ka sa basic, may basic knowledge ka sa mga component, kung paano tumatakbo yung component sa isang sirkuito. Yan ang pinakamalaga rito eh. Kahit na hindi pa tayo nakakagawa nito, basta alam mo kung paano. Madali lang, hindi ka naman mahihirapan eh. Basta naiintindihan mo kung paano dumadalo yung electrical to electronics to sensor.
Ganun lang. Ayun, nilagyan na natin ng electrical tape. Sana nga ito lang. Ngayon eh, kakabit na natin siya. Ito nga pala guys, may switch pala dito bago ko makalimutan eh. Importante ito kasi ito yung tinatamaan pagka ilalagay mo na yung ano niya. Lumpan, ito. Yan, tatama. Dito ko tatama yan, importante yan eh. Kasi yung mga blender dinadala, kala nila sira. Kundi sira yan kasi hindi yung pinaka-garapon ng blender, yung tinatamaan dito yung mga switch. Kasi pag hindi rin nagko-contact, hindi mo na ano yung switch na yan, yung isa dito sa kabila. Baliwala, di rin siya mag-on. Ito guys yung naputol kanina. Ito tong kulay itim na to. I-reconnect na natin siya. Malamang sa sensor niya to eh. Tapos itong socket para sa power supply. Papunta na ang control board. So ngayon, testingin natin kung ano. Ah guys, nakakabit na. Papalik natin mga tornilyo. Mali yung dalawang tornilyo na ikabit natin dito. Papalitan lang natin itong dalawa. Okay na. Kailangan muna natin ibalik sa dating forma. Yung tornilyo rito, tapos tatlong tornilyo rito. Nakikabit na yung socket. Plus yung kanina, yung may napatid. Nakabit na rin natin sa sensor yun eh. Tapos tatakpan na natin ngayon. Kailangan din natin ibalik yung tornilyo rito kasi pag nilagay natin itong 3, kailangan magkocontact siya sa switch na maayos. Yan guys, ibalik na natin yung mga tornilyo. Kompleto na siya. Ngayon, titestingin natin ngayon. Titingnan natin kung mag-i-error pa rin. Kailangan okay itong switch natin. Yan, saka sa kabila. Dito tatama yung dalawang switch na yan dito. Pag ginano mo yan, kailangan mag-switch siya. Ngayon may kailangan mag-switch. So ngayon, titingnan natin. Ayan, problema nito guys, hindi tayo marunong mag-operate. Okay, power natin. Ayan. Anong natin dito? Function. Ayan guys, hindi na siya nag-error. Ayan, makikita nyo, hindi na siya nag-error. Ayan na. Dati, paglabas ng 180 degrees Celsius, ganyan 1111 ang lalabas dyan, mamatay na. So ngayon, success tayo. Dahil simple lang naman nasira, naputol lang na wire. Kung pagsara, nung ginagawa sa factory, pagsara na yung sumabit, naputol yung isang kable. Ganun lang guys, ganun lang kasimple. Sa ulitin ulit guys, maraming salamat.